Anorexic ka po ba, ate? Trans ka po ba, ate? What was the biggest mistake that you made? Are you happy right now? How do you feel about COVID? Hey guys, it's Mary and welcome to another episode and another vlog. So this is going to be different from all the other vlogs na na-post natin sa ating channel. We are going to do a makeup tutorial with some Q&A. Today, sagutin ko lahat ng mga tanong nyo about my personal life, career, and so on. And of course, gusto ko din share sa inyo yung mga makeup products na ginagamit ko and also yung mga ngayon ko palang gagamitin. And I hope maganda ang kakalabasan. With that said, let's get started. Start by tying our hair. Hindi siya makasagabal sa pag-makeup natin. Ay! Basta yung kilikili ko. Sorry. Ito, sobrang cute nitong nabili ko sa Lazada. Sarap siya itali sa buho kasi sobrang gaan lang niya. Let's start by cleansing our face. So I'm using Dermabuse lotion para bago mag-makeup, diba? Siguro kung dry face, mas okay na meron kayong moisturizer muna bago kayo mag-apply ng makeup. And then next, of course, is sunscreen. Gusto ko yung Bioré kasi hindi siya yung malagkit na feeling na parang sobrang kapal. Meron kasing mga ganun na sunscreen eh, parang foundation na. Pero okay lang din naman kung prefer nyo yun. Maglalagay na tayo na to, yung hair velcro. Kasi may mga baby hair si Atashi. Kaya minsan nagsastruggle talaga ako. So now, let's start with the foundation. Wala na akong foundation, guys. Ito na lang, BYS. So try natin yung mga brushes na tanggap natin from Fellinwell. Tapos i-ano mo siya dito sa may under eye mo. Alam kong pinaghirapan nyo yan, pero sa pagkakataong ito, kailangan nyo muna siyang itago. So ngayon naman, sagutin natin ang ating unang katanungan. Kamay sa ilalim ng baba. Game show yan. Hindi ko siya makuha kasi ubos na. Our first question is, do you believe in God? Yes, I do. Hindi naman ako sobrang religious. I also make mistakes and I'm also far from being perfect. But whenever I need extra strength to keep going, or whenever something troubles me, or if I'm in pain, I always pray to God. Believing in God makes me choose kindness and to choose empathy. And for me, this belief gives me strength and purpose in difficult times. I thank you. Char! Dito pa dyan ka yan. Spread naman natin ang tama. Next is foundation. So para at least mawala yung mga makikintab sa face natin. Sa lahat ng beauty vlogger. Ako yung hindi ko alam yung sinasabi. Para hindi naman tayo sobrang glossy pagka natatapatan ng araw at saka ng ilaw. By the way, I'm using Easy & Co. foundation. Ito siya. Tapos, meron na siya actually kasamang brush pero hindi ko siya ginamit. And also yung parang pang-press. So, pwedeng ganyan. Ay! Parang mas maganda yung pagkakaano na ito. Pagkaka-cover. Pagka hindi naka-brush. Gaganan mo lang. Parang full coverage show. Contour. Dito sa under ng cheekbones natin. And sa jaws. And dito sa may gilid ng forehead. Para magkaroon ng shape. And alam mo yun, hulmang-hulma talaga yung mukha natin. Like hupak na hupak. Ganon. I hope you can see it. Ayan. Diba? Kita may difference from here, tas dito. Next question naman tayo. Ang dami nating kuda. Do you watch Game of Thrones? Pinanood ko siya pero sobrang late na. Like mga 12 noon. Charot! Pinanood ko siya pero parang mga around 2019 na. Parang nakikita ko yung mga tao na pinag-uusapan siya sa internet. Si ganito, si Daenerys, Kineme, ganyan-ganyan. Ganon. Tas parang hindi ako makarelate. So, nag-binge-watch ako after para makakatch up ako sa mga topics sa ano, sa social media. Kasi hindi naman talaga ako actually mahilig manood ng mga series na English. More on mga K-drama, ganun. Ganun yung mga pinapanood ko noon. So, parang pag di ka kasi nakaka-relate, parang na-OOP ka sa usapan. Mga friends nyo, na mga ka-work mo, ganun. Ito na yung mga panlaban nating mga ano, hindi masyadong nabiyayaan. Tamang contour lang. Pero wag naman sobrang OA na masyadong manipis yung dito sa may dulo. Ganun. Ang lakas makadaya pa minsan kasi ng contouring. Lalo kunyari pagkabilugan yung face mo, tapos hindi masyadong matangos yung ilong mo. Pagka marunong kang mag-contour, kayang-kayang madaya yan. So
So that's the reason kung bakit ko siya pinanood. Next step naman na gagawin natin is sa eyebrows. I'm using Chu Chu Brow Setter. Minsan, di ba? Parang kilay lang okay niya eh. Hindi mo kailangan ng sobrang makeup or anything. Minsan, tamang kilay lang nagbabago ng itsura talaga. And, sayaan muna natin siya matuyo. So, habang pinapatuyo natin yung kilay natin, sagutin natin ang susunod na katanungan. Yes, anorexic ka po ba ate? Yata. Hindi ko sure. Tendency kasi minsan na pagka-feel ko, tumataba ako, nawawalan ako ng ganang kumain. Hindi ko sure kung eating disorder ba siya. Kahit hindi naman actually sobrang taba, parang konting-konti lang. Ayoko na kumain, ganun. Nag-workout ako, nagpapawis ako ng sobra. May mga times din na malakas naman ako kumain. So, which explains kung bakit ako sobrang payat. Next naman is eyebrow cream. Shape and shade. Kalinwell eyebrow cream. Meron siyang color black. Meron ding dark brown. And since yung hair ko kasi is may pagka-brown, imamatch ko siya sa kilay ko. I need to use my mirror dahil baka kumapal. Ayan, ganyan, diba? Tamang shading lang. Ba? Kita mo yung difference nito tsaka dito. Alam mo, sobrang tagal ko talaga mag-ayos. Usually, ang pag-makeup plus the hair, inaabot ako na mga 2 hours. Hindi ko alam ha, kung gano'n din kayo ng mga girls. Pero paminsan kasi, ang daming abubot na kailangang ilagay sa mukha. Okay ba? So, parang medyo makapal tong kabela. Diba? Sabi ko sa inyo, kilay lang okay na eh. Diba? So, next process naman natin. Aha! Ang daming process, no? Eyeshadow. And we'll try to use this product from Kalinwell. Hindi ko mabuksan. Natay na pambukas. Parang ayaw magpagamit. It's, ang dami niyang shade. And gusto ko yung color palette niya. Ay, kaso parang may natanggal. Ganito ba to? Ano to? Ah, clear! Akala ko parang langgam or something. Diba? Kiniwakan ko siya, meron naman pala siya. May amoy ba? Wala naman. Akala ko may nabasag na part. Para siyang cream or gel. So, I think I will go with this color first. Parang medyo brown, pang base natin. Medyo meron ng sunlight ang lola mo. So, while we're applying this, sasagutin naman natin yung next question. How would you know if the guy you're dating is serious? How to know if the gestures are genuine? So, apply natin siya dito. Ang hirap mag-focus sa pag-makeup tapos sasagot ka ng tanong. Ngayon ko lang na-realize. Kasi minsan, di ba, may mga guys na sa una lang malambing, sa una lang ma-effort. Di ba, pagka napasagot ka na niya, nag-iiba na yung tao. So, I prefer seeing a person na kung paano talaga siya. So, I would say na siguro, malalaman mo kung serious sa'yo yung tao pagka nakasama mo na siya ng matagal. It applies to both girls and boys, ha? Ganun din naman siguro sa lalaki. Hindi nila alam kung serious yung babae or kung genuine ba yung gestures, ganun. Sa katagalan siguro ng panahon na nakasama niya yung tao, that's when you will know kung serious ba siya or hindi. They stayed through good times and in bad times. I'm not in heaven. Ganun, touch her. Diba? Parang malalaman mo yung kung serious yung tao, kung nakasama mo siya in good times and in bad times. And they still want to work things out. Mahirapan lang or parang magka-problema lang ng konti. Based na shake ng relationship. Kapag pareho yung pinag-uusapan or inaayos yung problema, that's when the time that you will know if someone is really serious about you. Kailangan magpakatotoo lang tayo na hindi araw-araw, puro panunuyo. So siguro para malaman mo kung serious talaga yung tao, ipakita mo kaagad yung bad side mo. Ganon, di ba? Ipakita mo agad yung totoong ikaw, yung totoong galit mo. And if they stayed, or if they want to correct you, or they want you to be a better person, then I guess the gestures are genuine. That's only for me, ha? Hindi ko alam kung ano yung para sa inyo. But okay din naman na may mga ganong little efforts or surprises. But for me, if the goal of dating is marriage, might as well be with someone na alam niyong makakasama niyo sa hirap at ginhawa. Ganon! Next naman natin na step is something lighter naman. Kasi napalibutan na natin siya ng medyo dark na kulay.
glittery naman. Para dito sa may middle. Para shining, shimmering ang eyes natin. No, diba? Parang tantalizing eyes. Okay, so next question. Paano po magsimula mag-vlogging? And ano po yung kailangan? Actually, all you need is a camera. It doesn't have to be SLR or iPhone, gano'n. Kahit anong camera lang na meron kayo dyan. Kung meron kayong Digicam or Android or any camera, you can use that. You just need a simple camera to document everything. And then you start talking. Dati kasi ang perception ko din ganun eh. Parang kailangan ko yatang bumili ng ganito, kailangan ko bumili ng ganyan. Nakakapag-create pa rin naman ako ng content without the use of yung mga mamahaling gadgets. Hindi nyo kailangan gumastos ng sobra. You just need a lot of patience. Patience sa growth ng channel nyo or vlogging nyo. And constant effort to create content. Umpisa, talagang hindi kayo makakakita ng masyadong growth or wala masyadong viewers. But it doesn't matter. Kasi every time na nagtitry kayo gumawa ng content, you learn something new. Na-analyze nyo kung ano pa yung pwede nyong i-improve. Ayun lang. Yun lang yung mga kailangan nyo for you to start vlogging. Ay, namalagyan natin yung sa under eye natin. Nang parang color brown din. Siguro okay na yun. Nagkamali ako nalagay! Napakahirap naman natin. Next step is the eyeliner. Actually, medyo nahihirapan pa rin ako na gawin tong step na to. Kasi medyo pasmado yung kamay ko eh. Nginig-nginig siya. So, may times na lagpas-lagpas talaga. Hindi ko alam kung paano nyo nagagawa to, guys. Ha, na yung isang stroke lang na ganun, tas perfect agad. Next question. Trans ka po ba, ate? Sobrang flat eh. Oh, with emotions. Nakakahiya naman sa mga trans. Kasi, ang lalaki kaya ng ano nila. Flat talaga ako, pero it doesn't mean na trans ka, diba? Doon lang ba nakikita yun? I mean, I'm okay with saying na trans ako. I mean, for me, it's a compliment. Kasi, ang gaganda na ng mga trans ngayon. Like, hello, mas mukha pa silang babae sa akin. Wait lang, focus lang ako ah. Eh, bakit mo yung effect ko? Parang mas naging bigger yung eyes ko from this side. Kailangan ko ng salamin. Baka kasi lumagpas. Okay lang ba? Just that maliit lang talaga yung body build ko and sobrang payat ko. Before, I used to get insecure with malalaking ganon. But ngayon, mas natututunan ko na ma-appreciate yung body ko. Diba? Kung confident ka and you love your body, diba mas okay? Well, I'm not trans, but thank you for thinking na ako ay trans. But I love my body. Kailangan ko mag-focus sa pag-eyeliner kasi ang hirap niyang pantayin. At saka naglalagpas-lagpas talaga. Next question, who was the last girl you texted? Buyer ng gown. Kasi may naging habit ako lately. Kasi 'di ba may mga weddings, may mga formal events na kailangang attendan. Usually wala naman ako mga ganong damit. Bumibili ako ng mga pre-love na gowns or clothes. I feel like hindi ko na siya magagamit ulit or kung magamit ko man siya baka matagal pa. Kaya ang ginagawa ko, ibebenta ko din. Para at least 'di ba wala akong ginastos. Lalo pagka mga one-time event lang or ayaw mo na siyang ulitin na isuot. Katext ko yung buyer from post ko sa carousel. So ayun, pick up niya lang yung gown. So, maglalagay lang tayo ng mascara. Pa, sino ka dyan? So, next question naman. Paano man nagagawang pagsabayan ng work at vlogging? Actually, I'm not gonna take all the credit na hard work ko lang yun and etc. Because for me, if not because of my supportive and understanding working environment, I wouldn't be able to juggle my work and also yung pagka-content create. For me, they make it so easy to do both, diba? Do my task and my job and create content after work. Time management lang talaga and more on consistency. Diba? Kapag gusto mo talaga yung ginagawa mo, you will always find time na mag-vlog kahit na busy ka sa work. Hindi mo pa din nineglect dapat yung mga task mo sa trabaho mo. Kailangan ginagawa mo pa rin yung best mo, ganun. Hindi ka dapat mapupuyat for your work na parang wala ka nang magawa the whole day. Next is, let's gonna put highlighter on our upper cheek para naman glowing ang look natin. So, I'm using EC & Co. Illuminator on this side.
Are you happy right now? I'm happy right now. May mga struggles, may mga hardships. But I always find a reason to be happy and then focus on that. Happy ako sa lahat ng mga blessings, sa lahat ng mga natututunan kong bago. Happy ako sa environment ko. Happy rin ako na I get to spend time with my family despite of my busy schedule. Diba? Next is, we are going to apply blush on dito sa cheeks natin para mamula-mula ang face. Parang sinampal, ganon. I'm using Intuit blush on berry. Yun, nakalagay. SMB04 berry. So, that's the color. Share your beauty pageant moments sa Miss Makati. Sabi, ang bata-bata ko pa na ito nung sumali ako. Actually, it's my second pageant, I think. First kasi is barangay lang. So, nung after ko manalo sa barangay, sumali ako ng Miss Makati. And sobrang kaba ko talaga dito. Ang tatangkad ng mga ano, mga kalaban ko sa ibang barangay. Ako yata yung pinakamaliit that time. Tapos, pagdating sa Q&A portion, hindi ako masyadong confident sa English ko. So, nagtagalog ako. Ako lang yata yung nagtagalog that time. I'm not sure ha, if I remember it correctly. Pero, as far as I remember, Tagalog yung sagot ko sa English na tanong. Sobrang gulat na gulat ako na nakakuha pa ako ng place dun sa Miss Makati. Like, dun ko lang na-realize na hindi naman pala nagmamatter sobra yung language na gagamitin mo as long as nasagot mo ng tama and may punto yung question. Kung ano man yung natutunan ko dun is kung saan ka mas confident na magsalita, kung saan ka mas confident na language, yun yung gamitin mo. Hindi na ako sumalay ng pageant pagkatapos nun. I just don't think na para sa akin yung pagpa-pageant. Tada! O, diba? Dapat saktong pinkish lang para effect. Alam mo, kakasalita ko parang kumapal yung blush on ha. Now, put some falsies that I bought from Lazada. Actually, nakita ko to kay Rai. Medyo mahaba siya. Puputulin ko na lang siya ng konti para at least hindi siya yung sumabit dito sa mata ko. Secret to stay motivated all the time. Huhu. Bakit may huhu? There's no secret here. There are times when I get demotivated and I can't draw any inspiration to do what I have to do. Simply embrace it when those days come and just take a rest. Hindi naman ako superwoman, no? There are days na na-exhaust din ako and na-drain din ako. May mga days na wala talaga akong maisip na creative content. Sometimes I just lay down with my feelings and watch movies or not do anything. Even yung mga ibang content creator, even yung mga ibang artist, or yung mga ibang nag-hustle din, ibang nagtatrabaho. May mga times din naman na may ganun silang face. So I'm still learning to be kinder to myself when those days come. It's up to you how you will shift your body and your mind para maging motivated ulit. Do you prefer to speak or to listen? Napaka-deep naman ang question na yan. Lagi muna tayo ng glue sa ating falsies. Tapos sasagutin ko yan habang pinapatuyo natin yung glue ng konti. I actually prefer both depending on the situation. Lalagay lang ako, B. Hala, wala na namang araw. Muulan na naman. When I feel something or I have these thoughts in my head, I prefer speaking. Pero I also want to know the other person's feelings and thoughts for me to be able to understand and assess the situation. Pak, ayan, ilaw na tayo. Hirap kasi kapag ka, ano, puro speak ka lang, tapos hindi ka marunong makinig. How will you be able to understand the situation? Kasi minsan hindi naman lagi tayong tama eh. You should also be a good listener. Dati I used to be a listener lang. Tatakot ako na mag-speak out. Kasi feeling ko, judge ako or baka ma-invalidate yung feelings ko and hindi ko pa kaya i-put into words yung mga nararamdaman and yung thoughts ko. But right now, I am slowly learning to balance both through the help of my partner and through the help of vlogging. I'm happy with the outcome so far kasi I can better explain and say the right words. Tansya na, hindi ko siya makabit kaagad habang nagsasalita kasi ang hirap talaga mag-focus. Taran! So, nakabit na natin siya. How do you feel about COVID? Wow! Actually, the thought of it and going through it again scares me. I feel ko talaga ang daming tenes na tao dito. Mentally, spiritually, emotionally, and financially. So, lahat talaga ng aspects. COVID did made me realize so many things. Like, first, tell your family or your loved ones that you love them every day because tomorrow is not guaranteed. Which is true naman, diba? Point number two, which is to take care of yourself and your health. Habang bata ka pa, or kahit na nagkakaedad ka na, dapat you always prioritize things
na makakabuti sa health nyo. Para at least may panlaban tayo sa mga ganong klaseng sakit. Third, it made me realize na kailangan nagsasave talaga ako ng money. Hindi habang buhay may trabaho ako, hindi habang buhay na kumikita tayo. So we have to save money to prepare yourself for unexpected things like COVID. And of course, para na rin sa future nyo. Yun lang naman yung mga bagay na natutunan ko because of COVID. Yung sa lip naman natin, so maglalagay tayo ng lip liner. Actually, sobrang dami pang questions na nasend sa akin sa Instagram, pero hindi ko na siya masagot kasi malapit na ako matapos dito sa pag-makeup ko. So, yung ibang questions, I guess, sasagutin ko na lang on my Instagram story. So, follow nyo na lang ako, guys. Last question. What was the biggest mistake that you made? Wala ba magtatanong kung anong favorite color ko? Ganun siya. Siguro, yung hindi ako nag-invest ng mas maaga sa sarili ko. Hindi ako nag-save ng money ng mas maaga. But really not a mistake. It's just a learning experience. It's only a mistake if may burp. If I didn't make action today. Happy naman ako na nagawa ko na siya ngayon. So yan, Easy & Co. lipstick in Muse shade. Ito siya. Diba? Pinkish. Parang matte color. Diba? Perfect! Lahat ng mga products na ginamit ko, I will put the link down below if ever na gusto niyo siya. Tadaan! So, this is how it looks like. Siguro okay lang na pwede nyo ikulot-kulot yung hair nyo or pwede lang na pwede nyo siyang itali para kitang-kita yung facial features nyo talaga. So, I hope you like this video and if you have any suggestions kung ano gusto nyong next na look na gagawin natin, write it down in the comment section box below. And I'll see you guys on my next vlog. Bye!